isang madugo at karumaldumal na naman ang nasangkutan ng dalawang law enforcement agency ng ating bansa na Pdea at PNP na siyang naatasan na magpatupad ng peace and order sa ating bayan. Isang linggo matapos ang PNP-Pdea shootout, lumutang ang ilapang video kaugnay sa insidente. Ang nasa isip ng marami, masasagot na din kaya nito ang maraming katanungan? Sa gitna ng barilan ng PNP at Pdea sa Commonwealth nitong isang linggo, kabilang itong footage sa mga nasa pool ng CCTV, na ang isang pulis ay nasa gas station noon at natamaan sa binti at dahan-dahang humiga. Dumapa kalaunan, makikita din na hinubad din niya ang kanyang t-shirt upang itali sa kanyang binti na tinamaan ng bala, saka ipinagpatuloy ang pagpapaputok. Ilang minuto pa, dumating ang mga kabaro niyang pulis upang sumaklolo at nagpagulong-gulong upang makaalis sa lugar. Pero bago ang tagpong iyan, una-umanong nagkasagupa ang dalawang panig sa parking lot ng fast food branch na nasa kabilang kalsada lamang ng gasoline station. Ayon sa isang source, si Police Corporal Elvin Garado ang lalaking nakaitim na palapit sa puting kotse. Kasunod niya ang kanyang civilian asset na may sukbit na bag na naglalaman umano ng mark money na gagamitin sa bypass operation ng pulisya. Makikita sa CCTV na paglapit ni Garado, agad niyang kinapkapan ang lalaking nakatayo sa driver's side, na ayon sa source ay asset umano ng Pdea na si Untong Matalnas alias Bato. At makikitang napatakbo si Garado sa passenger side ng kotse dahil ayon sa source, nakita niyang papatakas ang kasamang lalaki. Maya-maya, may sumugod na Pdea agent at agad nang tinutukan ng pulis hanggang nagsimula nang magpalitan ng putok ang magkabilang panig. Makikitang bumulagta ang Pdea agent, saka makikita ang isang naka-helmet na kinilala ng source na si Police Corporal Lauro de Guzman. Hindi nahagip ng kamera, ngunit nagtaas pa ng kamay di umano si De Guzman pero patuloy pa din siyang pinagbabaril. Ayon sa source, tutulong na sana si Garado sa kasamang pulis na naka-helmet nang biglang barilin siya ng lalaking nagmula sa loob ng kotse. Patay si Garado, gayon din ang Pdea agent na binaril naman ng mga pulis. Habang nagkakabakbakan, binuhat ng mga taga-Pdea ang kanilang kasamang nasawi at isinakay sa loob ng sasakyan. Makikita ting bit-bit na ng mga taga-Pdea ang bag na dala ng civilian asset na mga pulisya at kung nasaan ito ngayon ay hindi pa din malinaw. Ngunit patuloy pa din ang sagupaan na magkabilang panig at dito nasa pool ng CCTV ang pagkakabaril sa isang Pdea agent sa balakang. Napahiga siya at hindi na nakagalaw pa. Kapwa ay giniit ng Pdea at PNP na lihitimo ang kanilang mga operasyon. Hawak na ngayon ng NBI ang kaso, ngunit hanggang ngayon ay wala pa ding pahayag ang magkabilang panig. Una nang sinabi ng Director General ng Pdea na si Wilkins Villanueva na ang CCTV daw ang patunay na wasto ang ikinilos ng kanyang mga tauhan. May inalabas na litrato ng labi ng Pdea asset na si Untong Matalnas alias Bato. Bakas ang sugat sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Pero ang pinakatututukan ngayon ng investigasyon ay ang tama ng bala sa kanyang tiyan na malapit sa kanyang pusod. Sa paligid ng tama ng bala, makikita ang pangingitim o discoloration. Patuloy itong iniimbestigahan upang malaman ang layo ng distansya ng pagkakabaril sa biktima. Sa inyong palagay mga ka-team, mis-encounter nga kaya talaga ang nangyari? O isa sa dalawang sangkot sa insidente ang talagang gumagawa ng kriminalidad? Comment down below ang inyong opinion mga ka-team. At huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para laging updated sa mga trending videos na aking i-upload. Maraming salamat po!